Hinarang ng Philippine Navy ang isang oil tanker na nagtangkang magpuslit umano ng mahigit 50 milyong pisong halaga ng langis. Sumailalim na sa inquest ang 11 crew ng barko na pawang mga Pinoy. Saksi, si Maki Pulido. Dineploy ang BRP Lolinato Toong ang pinakabagong barko ng Philippine Navy nang mag-alarma ang Coast Guard District Palawan noong February 14 para sa isang oil tanker na may kargang di umano'y smuggled fuel. Natunton ng Navy ang oil tanker sa bahagi ng Cabra Island, Mindoro. Ayon kay Lieutenant Regil Gatari, nang mamataan ng crew ng oil tanker ang barko ng Navy, tinangkapan itong tumakas. Pero nahabol at naharang sila ng puwersa ng Naval Forces Southern Luzon, bandang Corregidor Island sa Manila Bay. Hindi naman na raw pumalag ang 11 crew ng oil tanker. 847,000 liters ng undocumented diesel fuel na tinatayang nagkakahalaga ng 50.8 million pesos ang karga nito. Ano, yung tanker na yon is coming from Palawan, so possible na papunta po siya sa mainland sa Luzon, either Manila or even Subic or Batangas, kung saan nila possible na ibagsak po yung kanilang goods. Tinurn over ang oil tanker at ang 11 crew nito sa Bureau of Customs. Sabi ng Customs, sumailalim na sa inquest proceedings ang crew at nakadaong ang oil tanker sa Pier 13 sa Manila Bay. Ayon sa Bureau of Customs noong 2016, tinatayang 26.87 billion pesos ang di nakolektang buwis ng gobyerno dahil sa smuggling o misdeclaration. Sa pag-aaral naman ng Philippine oil industry noong 2018, tinatayang nasa 43.8 billion pesos ang hindi nakokolektang buwis ng pamahalaan mula sa smuggling at misdeclaration ng petroleum products kada taon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi.